Hi guys! Gagawa po tayo ngayon ng homemade pineapple pie. Okay, una gagawa tayo ng dough. Unahin muna natin yung flour. Then, iligay na natin yung brown sugar and powder milk. Then, mag-add tayo ng baking powder, then salt. Then, mag-a-add tayo ng fresh milk. Then, ilagay na natin yung unsalted butter. Dito, i-divide natin yung dough ng dalawa para sa top layer and bottom layer. And sa part na to, after natin ma-flat yung dough, i-wrap natin siya ng plastic, then ilalagay natin sa cooler para maganda yung texture ng ating pie mamaya. Then, ilalabas natin to kapag natapos na tayo sa paggawa ng pineapple filling. Dito, gagawa na po tayo ng pineapple filling. Ilagay na natin yung combined milk and cornstarch. Then add sugar. Then add pineapple slice. Pwede rin po kayong gumamit ng crushed powder or juice. Then mag-start na tayo maglagay ng food color. It's up to you po kung gaano po katingkad yung ilalagay nyo. Sa akin, okay lang po yung 1 teaspoon. And ngayon, continue lang po natin yung pag-stir ng ating filling hanggang sa mag-thicken po yung texture. It means na malapit na po siyang maluto. Ito, para sa akin, luto na po ito. Umabot po ako dito ng 15 to 20 minutes. So ngayon, inilabas natin yung nilagay natin sa cooler. Then, start na natin ulit siya i-flatten para sa unay gagawin natin yung bottom layer ng ating pie. Dito sa ginawa kong pie, ang ginamit ko pong pan dito is yung square. So guys, wag natin kalimutan na i-grease ng oil yung pan para madali po natin matanggal kapag once naluto na po yung pie.
dito, gumamit ako ng pork para makagawa ko ng small vent or butas to release air. So ngayon, ilagay na natin yung pineapple filling. Then ngayon, gagawin na natin yung pangalawang dough para sa top layer ng ating pie. Dito, ilalagay na natin yung top layer ng ating pie. Isisil natin yung bottom layer to top layer gamit ang ating fingers. Then, ikakat natin yung excess dough. I-crimp natin yung dulo ng ating pie gamit ang ating fingers. While ginagawa nyo to, dapat nag-preheat na po kayo ng yung oven ng 350 Fahrenheit. Dito, gagamit ako ulit ng fork para makagawa po ng small vent to release air. Ang purpose po nito is para din po hindi magbubbles yung ating pie. And lastly, ibabrush natin yung top layer ng beaten egg. Then, ilagay na natin sa oven. So, ngayon, golden brown ang ating pineapple pie. So, luto na ito. Then, i-cool down natin to bago natin i-slice. So, this is my homemade pineapple pie.